kay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat kung umibig siya. Mga pangako niya ay tapat sa tina. Sa bawat anak niyang sa kanya'y tatalima, mapapatotohan ang buhay ang salita niya. Kaya halina kayo mga minamahal ko, pag-isahin ang katapatan ng pananampalataya upang mapatotohanan niyang siya'y buhay sa bawat isa. Nakakapagbuntong hininga kapag ka ikay bilang tao, ano po? Kapag bilang tao ka, sadyang pag yung mga nagaganap sa'yo, hindi mo naunawaan at di pinaunawa, parang sabi mo na lang lagi, ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, kailan kaya matatapos ito? Hindi po ba, no? Yan po ang sa tuwing masasambit mo kapag ka ikay nagbilang tao. At totoong-totoo po yan. Napakadakila ng Ama, napakabuti niya. Kung hindi sa kanyang kaloob, kung hindi sa kanyang pagpapadama, isa ka rin sa nagbubuntong hiningang, ay, Diyos ko, kailan kaya matatapos ito? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, no? Napakadakila niya. Kapag ikaw ay nagsusumigaw sa mga salita niya, parang tukso na yung tinitingnan baga kung talagang kaya mo, no? Kaya alam niyo po, pag nagbilang tao ka, pipili ka lang ng sasabihin mo. Pipili ka lang ng pangangaral mo yung magaan baga. Para pag ikaw dinalisa yung magaan, na magaan palagay mo yung magaan. Kung mapipili nga lang po ba yung gagawin, ano? At kung mapipili lang yung buhay mo, yung matatanggap na buhay mo, pipili tayo ng pipili, ano po? Tama po ba? Kung para lamang sa pagkain ang nagaganap sa buhay, na kung ano yung nasa kapagdulungan mo, eh, pipiliin mo kung ano gusto mo, kakainin mo. Alam niyo po, lahat ng tao, ganun ang gagawin. Tama po ba? Sapagkat wala namang pipili sa mahirap, eh. Walang pipili sa mahirap. Laging ang pipiliin ay magaan. Buhay po ba ang Diyos? Walang pipili sa magaan. Wala pong pipili sa magaan na madaling hakbangan doon sa mga malalakas lumakad naman. Pag ang pupuntahan eh, paglalakbay. Pag ang pupuntahan po ay pamamasyal. Sino lang ang pumipili ng mga maiiksing hakbangan at magagaan hakbangan? Yung mga pilay. Yung mga lampa. Yung mga pilantod baga. Yung mga paralitiko. Sapagkat sasabihin nila, eh, kalayo niyan, paano ko yung mahakbangan? Sino lang po ang gumugusto? Yung malalakas at matitibay ang paa. Ano po? Eh, ilan po kaya sa atin ang matibay ang paa? Ilan po kaya sa atin ang matibay ang katawan? Alam niyo po, pag wala ka sa kanya, sasabihin mo, isa na rin ako sa marupok eh. Isa na rin ako sa mahina. Isa na rin ako sa lampa. Totoo po yan. Pag nagbilang tao ka, walang mahina, kundi talagang mahina ka. Buhay po ba ang Diyos? Pag nagbilang tao ka, talagang walang matatag, lahat mahina, marupok. Tama po ba yun? Subalit, alam niyo po, pag pinanaig mo pala ang Diyos sa buhay mo, hindi mananaig yung sarili mong kagustuhan, hindi mananaig yung sarili mong kalooban, hindi mo mapananaig yung sarili mong kaisipan, kundi ang lahat ay yung pinagninilayan bago mo gawin, bago mo tunguhan, bago mo kainin, bago mo langhapin, bago mo suungin. Totoo po pala yan. Kaya pala may sentido ko mo ng tao para gamitin. At nawa po, huwag lamang sa mabilis na pag-iisip at pagdidesisyon ng lahat, kundi doon sa paglimi at pagsusuri. Sapagkat kung gano'n ang gagawin, lahat po pala ng mananampalataya ay makasasadyad.
Lahat po pala ng mananalig ay makakahulagpos. Lahat po pala ng anak ng ama ay magtatagumpay. Sa katotohanan lamang po, ilang beses nang maganap, bago lumuwal sa inyo, napakaraming dinadala. Na halos kung isa lang ang nagdadala at bilang tao lang po kung chip, sabi na, ay, hindi ko na po kaya, hindi ko na po kaya. Pero salamat, may pamatok tayo. Salamat, may sandigan tayo. Salamat, may inaasahan tayo. Salamat, may gumagabay sa atin. Naramdaman nyo na po yun. Nararamdaman nyo po ba siya? Kilala nyo po ba siya? Eh di, hindi na po kayo magsasabing, Diyos ko, kailan kaya matatapos ito? Ay, Panginoon ko, ayoko na. Tama po ba? Naku po. Kapag ikaw na mahina, nakakita ka ng kapwa mo mahina, ay, Diyos ko, maguntugan na lang ang ulo natin. Tama po ba? Kapag ikaw na nanlulumuna, nakaharap mo ba'y nanlulumura? Naku, matulog na lang tayo, Eka. Kaya alam niyo po ba, sa akin dinadala at nakita ko kayong nakasibangot, papasok na lang ako. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, kaya napakasarap pong kapag ka, ang daming inahing, hinaing, daing ng daing. Tapos paglabas mo, nakatawa lahat. Naku, naibsan lahat yung daing at hinaing. Ang nakita mo yung nagpapagalak sa'yo. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Talagang napakamabilis niyang tumugon at napakabilis niyang magpagalak. Pag nararamdaman ko na po sa sarili ko, parang gusto kong huwag maglingkod ngayong araw na ito. Alam niyo po, biglang may magsasabi, Apo Kunching, salamat po. Apo Kunching, purihin po ang Ama at nalutas po problema ko. At nalutas po yung aking mga hinahanap, ay nakita ko. Ay, at nalutas po ang aking trabaho, nagkatrabaho ko. Ay, nalutas po ang problema ko sa ramdaman ko, gumaling ako. Alam niyo po, ang gagawin na lang. Diyos ko, salamat po, sinaklolohan mo na naman ako. Kung hindi sa mga pahatid mong ito, hindi ako maglilingkod sa araw na ito. Buhay ba ang Diyos? Naku, napakabuti po ng Ama. Napakadakila niya. Kaya kayo, para nang sa gayon makalaban kayo, wag lang ang sarili niyo ang damhin niyo. Ang damhin niyo ay ang kapwa niyo rin, kung paano kapwa niyo sila may dinadala rin. Kung paano kapwa niyo may nahihirapan din. Kung paano kapwa niyo umaasa rin sa Ama. Upang sa gayon, matulad kayo sa mga taong matatalino at hindi nagpakamangmang dahil nangibabaw ang ganang sarili. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, walang tao isa man na normal ang pag-iisip at hindi abnormal na isinilang. Kahit na siya hindi nag-aral, kahit siya'y tonto, tanga sa pananaw ng kapwa niya, walang may gustong mahirap siya. Walang may gustong may sakit siya. Walang may gustong nasasaktan siya. Walang may gusto na nalulungkot siya. Lahat ng tao ang gusto, masaya, magaan, masarap, nabubusog, mapera, maligaya. Ano po? Eh, abnormal ka nga tao pag di mo gusto yan. Sapagkat ikaw yung taong walang gusto dahil pasa-pasa todo sa'yo, dahil wala ka nga isip eh. Abnormal ka nga, di ba? Pero alam niyo po ba, lahat pala ng pinagdaraanan, walang katugunan, kundi ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tingnan niyo nga siya, yung anak niya, umaasa pa rin siya na pasasayahin yung anak niya. Alam mo anak, pinatibay ka ng Diyos. Kaya kahapon doon sa pinagmisyonan, nung hinarap yung bata na mapalad pa ikaw, mapalad pa yung anak mo na yan, pero alam nyo, parehas kayong mapalad dahil nagsasakripisyo kayo sa mga anak nyo. Baligtad naman kayo, siya yung nagdadala lalaki, kasi teacher yung asawa eh.
Eh, ikaw naman, ikaw nag-aalaga ng anak mo. Yung asawa mo wala. Ano? Kaya nga. Kaya tingnan mo, suriin mo. Subalit ano sinabi? O, kalalabas lang ng ospital ng kanyang anak. Kapayat-payat. Kaya ikaw magalak, magpasalamat. Nawala man ang anak mo, hindi ka naman nahirapan ng damdamin na nakikita mo siyang ganun ang nangyayari. Talagang nagkakanda. Talagang napakahirap pong gawin yung nagaganap doon sa anak niya. Kakanda, palipit na talagang, pati hindi mo kaya ipaliwanag na talagang kumukulubot na yung kanyang ano, sa nagkakalabas na yung sa 3 taong bata. Na ang itsura niya ay matanda. Sipin niyo po yan. Ano? Kaya kayo? Ba't binahagi po ito? Tingnan niyo nga katabi niyo. Oh, nakadamit ng maganda, no? Tanungin mo nga kung busuganti yan. Pag sinagot ka, oo, eh kaluluwa mo, eh kabusog. Tingnan nyo nga kung sino busog ang kaluluwa dyan. Pag busog na po lahat ang kaluluwa nyo, umuwi na tayo. Wala nang bubusugin. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? At kung lahat kayo ay nasa liwanag na, wala nang tatanglawan. Wala na. Anong silbi ng liwanag na yan? Kung lahat kayo may liwanag na pala. Eh di, uuwi na yung nagbibigay ng liwanag. Tama po ba? At kung kayong lahat, kaya narito'y masaya na, sinungaling po kayo. Dahil kung masaya kayo, wala kayo ngayon dito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo narito, may hihilingin kayo. Tama po ba? May gusto kayo. Pero hindi kayo pumarito para kusang makinig ng mensahe ng Diyos. Tama po ba? Eh, uwi na po ako kung nagsisinungaling ako. Totoo po ba yan? Umamin po kayo nang bumalik ako. Ah, salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Yan ang Panginoon. Kaya nagbaba ng mga salita para sa mga nangangailangan, para sa mga tatanggap, para sa mga makikinabang, at sa ayaw, nahahabag siya. Nalulungkot siya sapagkat dun sa maayaw na palagay nila ay magaling na sila, matalino na, mabuti na, sabi ng ama, anak, kung alam kong mabuti ka na, kung alam ko nang busog na busog ka na, kung alam ko nasa liwanag ka na, kung alam ko lamang na hindi mo na kailangan ang aking salita, sana dun sa dako na marami ang walang mga taong gayong katulad mo, dun ako nagtungo. Eh kaya lang anak, sa lahat ng dakong tunguhan ko, mayroon akong nakikitang gayon. Kaya mapalad ka na ganun ang palagay mo sa sarili mo. Subalit nagkakamali ka, kung palagay mo sa sarili mo, magaling ka, may liwanag ka, mabuti ka, ngunit sa akin ay hindi ka. Tama po ba? Kaya ano po ibig sabihin ng Ama? Lahat ng tao'y nagkasala, lahat ng tao'y may kasalanan, lahat ng tao'y nagkakamali, lahat ng tao'y nagkamali, lahat ng tao may kahinaan at may nanghina. Kaya, kung nasa pagkatao ka, kailangan mo ang aking espiritu ang nakatasalita ko upang hindi manaig ang pagkatao mo at pag-iisip mo. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya nga, mapalad yung nakikipag-isa. Mapalad yung nakikipagtotoo. Mapalad yung tumatanggap at nagpapakababa sa kanyang sarili. Sapagkat kung walang nagpakababa, kung walang tumanggap, wala rin po kayo dito ngayon. Tama po ba? Sapagkat kaya kayo naririto, mayroong naglilingkod sa inyo. Sino kaya siya? Sino po siya? Kilala niyo po ba?
Jesus. Jesus na nagpakababa sa tao sa pamamagitan ng Espiritu, gumamit ng tao. Sino po kaya ngayon ang ginagamit? Kung ang ginagamit po ay hindi nyo rin paniniwalaan, walang kwenta yung paggamit. Kaya dapat po, kung tinatanggap nyo yung gumamit, pati yung ginagamit, tanggapin po ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapagkat sa pagtanggap nyo, doon po kayo makakatanggap. Doon kayo magliliwanag, doon kayo makakaunawa, at doon kayo masisiyahan. Eh, subalit kung sasabihin mo, ang kailangan ko lang ay ang Panginoong Jesus, eh, hanapin mo siya, baka makita mo. Kaya kung hinahanap mo siya dito sa dakong ito, tanggapin mo rin pati yung ginamit sa'yo. Para matuwa puso mo, hindi yung, sabi mo, tama po ba? Alam niyo po, mahirap pong magpakatotoo kung hindi totoo sa puso mo. Subalit napakagaan magpakatotoo kung dito sa puso nagmumula ang ginagawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kakatandaan po ninyo, magsabi man ba ng puro katotohanan sa inyo at napakabuti at lokohin kayo at utuin kayo. Subalit kung hindi naman totoo dito nagmula sa puso ni Apo Kunching, sino dinaya? Kayo ba o sarili? Eh kaya, magpakatotoo na po ang bawat isa para hindi dinadaya ang sarili. Sapagkat, kung hindi nagpapakatotoo, lahat ng hindi totoo, nanloloko. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo po lahat, mayroon po bang magandang balita ang Diyos? Kaya wag niyo po na po munang pakinggan yung balita ang hindi nakakatuwa. Ano po yung hindi nakakatuwang balita? Yung sasabihin sa'yo, Nanay, wala na tayong pera. Nanay, wala na tayong bigas. Nanay, wala na tayong ganito. Nanay, puro nanay, puro nanay. Eh, ba't hindi nasabi yung tatay? Sana sa tatay mo, doon ka nagsabi. Tatay, wala na akong bigas. Tatay, wala na akong pera. At sasabihin sa'yo, Anak, magpakatotoo ka. Gugulong ang bigas sa'yo mamaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mamahal. Isang parabola sa tao para makapagpatawa ng kapwa-tao. Subalit ang talinghaga ng amay katotohanan lahat. Nang sabi nga, halimbawa, nagtanim ng ama ng isang puno sa dakong ito. Pagkatapos, may sumibol na puno doon sa tabi mo. Yung pinigkal mong sanga dito sa pinatubo niyang puno, katulad kaya nung nakita mo lang na walang katotohanan siya nagpatubo. Po. Pag-aralan niyo po yung talinghaga na yan. Tamang pumigkal po kayo ng pumigkal sa bunga ng may sanga. Kaya lang pag-aaralan ninyo kung yung ugat na nananalaytay sa puno na yon ay ugat na mula sa ama. Para nang sa gayon, ang katas ng bawat nalalasap ninyong bunga ay pare-parehas dun sa tinubo ng ama at binigay ng ama. Sapagkat maraming nagsisitubong puno na hindi mo alam kung ano nagiging bunga niyan. Kapag natikman mo na lang at nalason ka, doon masasabing, yung tinikman ko pala'y lason. Bakit iniwanan ko yung totoong puno na matamis ang bunga na nasyahan at nasarapan ako? Ang kapatid na minamahal, ang espiritong tinubo ng Ama sa lupa ay tunay at makatotohanan. Kaya't yung sumisibol na espirito, susuriin nyo muna kung anong uri espirito ang tatanggapin ninyo uli. Nang sa gayon, hindi kayo mawalay dun sa tunay niyang tinubo at ibinigay, ibinahagi sa lupa. Pakatandaan po ninyo, mahirap magsuri
kundi mo gagamitin ang pandama mo at kabanalan na makatotohanan. Subalit, madali mong makita, makilala ang totoong Espiritu kapag ikay anak ng Ama, na kumikilala sa Kanya at totoong siya ang tinatanggap ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, malaya kayong mamili, malaya kayong magsuri, malaya kayo magmasid. Makinig, malaya rin kayo kung tatanggap kayo o hindi. Subalit, sa inyo nawang pagtanggap, sa inyo nawang pagpili, mapili niyong totoo, matanggap niyong totoo, na sa dilim ng inyong kaisipan ay magpapaliwanag, na sa kainaan ng inyong katawan ay magpapalakas, na sa kainaan ng inyong pananampalataya ay magpapasigla, na sa kainaan ng inyong pagtitiwala ay magbibigay lakas para magtiwala ka na may pag-asa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat na nakinabang na nagbahaging tumindig sa harapan, patuloy nawa yung pakinabang na yon ang mahalin ninyo, sapagkat yan ay hindi pakinabang na taong nagbigay, hindi yan pakinabang na pang lupa at pang pisikal, kundi pakinabang na pang espiritual at kabutihan na mula sa amang mahal. Kaya kung ito'y pananahanin ninyo, mamahalin ninyo sa inyong katawan, sa inyong sarili, sa inyong damdamin at kaisipan, kayo rin ang makikinabang habang nagluluwat, lalo kayong tumitibay. Buhay ba ang Ama? At habang minimithin ninyong magpakabuti, ang mabuting magbibigay sa inyo ay nalulugod at babahaginan kayo. Kaya iba yung pagmimithi na gusto mo ay ganito at ganon, kaysa minimithi mong gusto mo'y maging mabuti. Mabilis mong kakamti niyo sa paghingi mo sa Ama at pakikipagtotoo mo sa Kanya, kaysa dun sa humingi kang pahingingang isang lapad, pahingingang isang dollar, pahingingang isang dinar. Sapagkat kung wala kang hihinga noon at may gandang kaloob ang ibibigay sa'yo, hindi ka rin makakapag magaling na binigyan ka. Maliban, mahalin ka at minahal ka. Subalit, hindi lahat ay agad-agad magbibigay sa'yo. Ano baga? Tama baga? Subalit, alam niyo po ba, pag ang hiningi niyo'y karunungan sa Ama at nanahan kayo sa salita niya, mabilis niya kayong babahaginan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa, makadama kayo, makakilala kayo kung anong uri ang gawain ito, kung ano ang gawain tinutunguhan nyo. Na hindi lamang ang nagagaling, na hindi lamang ang ginagamot, na hindi lamang kailangang pagalingin at gamutin ay ang katawan ninyo, kundi maging ang kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Binigyan niya ng isa, niya ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000. Pagkatapos siya'y umalis, umayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi na kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila.
lumapit ang tumanggap ng 5,000 wika niya. Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka na, sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto po ang naman 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Naging tapat ka sa akin sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan. At nag-aanis sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto po ang 1,000, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani ako sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo ang sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas, ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sino ang nagbahagi, mga minamahal ko? Hinambing lamang sa salapi. Subalit ito'y talinghaga. Ikaw ba'y pinagkatiwalaan ng Ama sa buhay na pinahiram sa'yo? Ginamit mo ba ito sa mabuti? Naging makabuluhan ba? Napakita mo ba sa kanya ang katotohanan mo? Nanahambing sa mga ngalakal na tao, minithi mong mapaunlad yung pinahiram sa'yo. Minithi mong maging mabuti na kumita yung pinahiram niya sa'yo. Napakapalad mo, sapagkat kung paano ka nakita ng Ama na ang higit na pakinabang sa pinahiram niya sa'yo ay ginawa mo at nagawa mong ibigay sa kanya, hindi kaya masigit pa ang ipagkaloob niyang makabubuti't makagagalak sa'yo. Subalit ikaw na taong walang pakinabang siya, na mula nang isinilang ka sa mundong ibabaw, nang isilang ka sa mundong ito, hubad at walang saplot katawan mo, nang sinaplutan kay ginawa mong lahat ang sayo. Lahat ng ninanasa mo, siyang ginagawa mong totoo, pagkat doon ka naaliw tao. Subalit di mo naalalang may wakas ang buhay mo.